Maaari ka bang ilabas muna ang bata? Payo mo ng dalawang mag-usap. May lunas po ba ang problema ng anak ko? Ang lunas ay para sa sakit. Hindi sakit yan. Parte na yan ang pagkatao ng bata. Ano po ang ibig nyo sabihin ng parte ng pagkatao? Hindi na mababago ang kondisyong yan, ni Honesto. Kumbaga, panghabang buhay na yan. Nanay, ano po sabi ng manggagamot? Wala ka naman daw sakit. Honesto, gusto mo maglaro sa bukid? Nanay, pwede po? Sige, para balik lang kayo kaagad, ha? Kakain na tayo. Sige po! Sige na. Ingat! Lourdes, kanina pa hindi maipintay ang mukha mo sa pag-aalala. Sabi ng manghihilot ay panghabang buhay na daw yung kondisyon ni Honesto. Isang angkan lang daw ang may ganong kondisyon. Mamamaga yung ilong pag nagsisinungaling, tapos biglang iimpes pag nagsabi ng totoo. Yun nga napansin natin, di ba? Wala naman daw sakit si Honesto. Yun naman pala eh. O ano ngayon ang problema? Tay, kinakabahan ako eh. Nag-aalala ako para sa magiging buhay ni Honesto. Siyempre tayo, wala naman tayong kasiguraduhan. Hindi ko alam kung mali ba yung manghihilot, mali ba yung doktor. Kanino ba talaga ako maniniwala? Paano kung meron palang malubhang sakit si Honesto tapos bigla na lang isang araw? Ano ba naman yan? Ang dami mong kinatatakutan. Tay, hindi niyo naman ako masisisi. Napakasakit mawala ng anak. Ayoko nang maulit yun. Ikaw at ang dapat ipatawas, ha? Sana bang paniwala mo sa Diyos? Nalobat siya ata, ha? Alam mo, anak, lahat ng bagay, walang kasiguraduhan. Lakasan mo ang loob mo. Kailangan mo tayo para kay Honesto. Kaya mo ba yun? Kakayanin. O yun naman pala eh. Kaya mo. Kaya natin lahat. Marami pa palang mga barangays ang hindi nakakakilala sa atin. Parang mas matunog nga sa kanila yung Dominguez, no? Eh, taga dun yun eh. Pati yung vice mayor niya. Kaya tama siguro talaga yung ginawa ko. Na ano? Nerms! He's never late. I'm sure he's on his way now. Wait, I'll check it. Sir, ma'am, may bisita ka lang. I'm Mags Anuncio, your consultant. OMG. We meet again. Remember me, Minerva? Yes, Minerva. I'd like you to meet Miss Lena Lyer for mayor and her husband, Mr. Hugo Lyer, for governor. Mali. Sincerity. Warmth. Ayan ang dapat mong i-exude. Ganito. Ikinagagala kita makilala. Firm grasp. Dapat mahigpit ang pakikipagkamay. Firm grip. Tingin diretso sa mata for sincerity. And score. Nakuha mo loob nila and the vote. Gusto ko yan. Score! Score? Score! Wala ka talagang nararamdaman kapag ganun kalaki yung ilong mo? Wala po, kuya. Ngayon ko lang naman po yung tinutokso ako ng mga kaklase ko. Ay, alam ko yung sinasabi mo. Dati ayoko na rin mag-aral dahil palagi akong tinutokso. Ano po yung tukso nila sa'yo? Tinutokso nila akong
Si Eli ang gwapo. Si Eli ang gwapo. Who? Honest? Joke lang. Tinitukso nila akong si Eli bugok dahil palaging zero. O kaya si Eli hasa-hasa dahil mapuro lang utak. Ano po yung ginawa niya nun? Eh di, hindi na ako nag-aral. Eh kesa naman, araw-araw akong iiyak at saka araw-araw akong makikipag-away. Seryoso mo naman. Tingnan mo si Samson, inaantok na. Laro na tayo, habulan, ikaw taya. Lourdes, bakit hindi mo sabihin sa bata kung ano talaga sinabi ng doktor at ng hilot? Mabuti na yung alam niya. I understand that you filed your candidacy, Governor Hugo, Mayor Lena. First, we'll have to define kung anong image ng politiko ang gusto niyong maging. From there, we'll decide kung anong style ng buhok, gupit, pananalita, campaign materials, etc., etc., etc. Nanay, tapos na po kayo mag-pray? Oo. Nanay, marami ka po pinag-pray. Pinag-pray ko na maiintindihan mo yung sasabihin ko. Ano po? Nawala kang sakit. Yehey! Ibig sabihin po, hindi na po lalaki yung ilong ko. Pwede pa rin siyang mangyari. Sabi nga ng doktor at saka ng manghihilot, wala ka naman daw sakit eh. Pero parte na yan ang pagkatao mo. At ikaw ang may hawak ng remote control kung mamamagay ang ilong mo o hindi. Po? O sige, ganito ha. Ilan to? 2, 1, 2. Sabihin mo 3. Ito lang po eh. Sabihin mo lang. O, Honesto, ilan to? 1, 2, 3. O ngayon, bawi mo. Sabihin mo yung totoo. 1, 2. Ito po. Ngayon, naiintindihan mo na? Opo. Pag hindi ako nagsabi ng totoo, mamamaga. Pag nagsabi ako ng totoo, liliit. Kakaiba, di ba? Opo. Pero alam mo, pambihira ang katangian yan. Kaya pala tinatawan nila ako. Ganun talaga, anak. Ang mga tao, pagkaiba sa kinasanayan nila, matatakot sila sa'yo o pagtatawanan ka nila. Pero, special ka, Honesto. At magagamit natin ang katangian mong yan. Ano po? Hindi ko rin alam, anak eh. Ang importante, lalaki ka na, hindi ka sinungaling. Kasi anak, mas masarap pagka malaya ka. At pag hindi ka nagsisinungaling, mas malaya ka. Wala kang tinatago, wala kang kinakatakutan. Swerte ka, Honesto. Buserte pa, huwag ka rin ng ganitong ilong? Oo naman. Dahil dyan sa ilong na yan, lagi mong kakampi at kadikit ang katotohanan. Kaya yun, dapat mong ipag-thank you kay God. I love you, anak. I love you too, Nanay. Gusto ko, makita ako ng mga butante bilang isang dakilang ina. Mapagsipi, kapamilya. Gusto ko, makita nila ako na may takot sa Diyos. Para malinis ang puso. Matalino. Madiskarte. Matulungin. Makabayan. Malinis ang budhi. Pati konsyensya. Approachable. Kung anong meron ako, dapat meron rin sila. Puro aksyon. Hindi lang salita. Pagsisilbihan sila. Kami ang mag-aahon sa kanila sa putikan ng kahirapan. I have your image. Ganito ang magiging itsura ninyo. Patingin? Eh, Santa yan eh. Bakit Santa? Eh, ganito kasi yung pinoproject niyong image. Based on sa mga sinabi niyo, pang santo at santa. Walang bahid ng kasalanan. Eh, baka dasalan lang kayo. Baka hindi kayo iboto. Eh, paano nga? Kailangan maging tao kayo. Eh, tao na kami! Totoong tao. Hindi pakitang tao. This will be your trademark color. White. Malinis,
puro. Yun naman ang gusto natin maging marka ninyo. Ang next step, remove your jewelry. What? Hikaw, bracelet, sing-sing, alisin lahat yan. You want to project an image of simplicity. Pwede ko magsuot ng hikaw, bracelet, sing-sing, pero hindi ganyan kalaki. Mas confident ako pag suot ko mga alas ko. Mas tinitingala ako ng mga tao. Hindi kanila kailangan tingalain para iboto nila. Mas matalino ngayon ang mga botante. Ang hanap nila sa isang public figure. Sincere, down to earth. Down to earth. Hey! Nahulo. So, ilan na ang followers ni Mika? Here, look. 2,552. How about you? About the same. Mukhang talo ka na naman pala ni Mike eh. Hindi naman ako nakikipag-compete, no? Talaga lang, ha? Really, really. So, kapag nabalitaan mo magda-drive na si Mike, hindi ka ma-insecure? Me? Ma-insecure? Sa kanya? What? Bakit? Okay talaga, binabadrive yun na naman. Tara, nakwatcha tayo. Car ko ang gamit. Excuse me. Excuse me, ha? Wow, yun ba yung parang style ng Gucci? Yeah. I don't think so. Spring collection pa nila yan eh. Autumn na. Are you sure? Kasi kakabili ko lang yan eh. Autumn line. 2013. From Paris. Kaya hawak na. Are your speeches for the campaign? Nga ba? Pwede naman basahin to, di ba? Pwede. But I would suggest aralin at isa puso. Iba kasing dating sa mga taong bayan kapag binabasa lang yung speech kesa yung parang galing sa puso. Yung parang nakikipag-usap ka lang sa mga botante. Ako ang nanalo. Di nyo lang ako mayor o ay magsisilip ilang ng bawat tahanan ng ating bayan. So, saan tayo? Anywhere. Basta huwag sa mall namin sa kahit na ano that we own something. So, that means sa ibang lupalop. Hello, lahat yan ang lugar dito sa atin kayo ang may-ari. Kaya huwag kang ang papagto kay Mike, ha? I am not affected in any way. FYI, I hate my life. So you hate it that you're rich? It's so suffocating and boring. I just feel so empty. Close? Your office is closed? Nasaan na si June? Nasaan ang mga private investigators ninyo? What? Ganun na lang yon. Paano mga kliyente ninyo? Wag na! No! No, no, no! No, explain to me! Mga manluloko kayo! Kakarmahin kayo! Natang, napansin ko lamang po. Ilang araw na ako kayong paikot-ikot dito. May susundo ba sa inyo? Wala naman. Meron lang akong taong inaabangan. Dito ko nakita eh. Isang tao na matal ko nang pinaghahanap. Naglalakad mo ba o... Hindi, may sasakyan. Kulay puti. Pumunta doon eh. Tapos gano'n eh. Di ba kayo yung nanakawan ng bag nung huli? Natatandaan ko pa ako kayo eh. Oo nga eh. Kung ano-ano ng aberya ang inabot ko sa lugar nito. Pero sa pakiramdam ko eh, ako'y pinapunta ng Panginoon dito sapagkat meron siyang dahilan. Malabo yan, Tatang! Tinuto niyo lang ang sarili niyo. Hirap pong paniwalaan yung sinasabi. Hala, kahit na anong imposible pa, pangahawakan ko para makita ko lamang ang aking anak. Ito. Mga kasama, bukas, umpisa na ang kampanya. Dapat, alam nyo ng lahat ang inyong mga gagawin. Alam nyo na yun, ha? Ayaw namin ng tutulog-tulog.
magdodokampanya tayo mula ang day one! Ayan, tama! At ang magiging slogan natin, sulong sa pag-unlad, kasama ang mga liars! Yeah! Baby! Ano yan? Mami, look 100 ako sa test. Oo nga, perfect score. Ang talino talaga ng baby ko. Wow, ang galing-galing naman. Madaming tao dito eh. Akit ka na lang ha, tapos study ka pa ulit doon. Ha? Sorry ha, hindi kita masasamahan ngayon. Pero promise, mamaya, bago ako matutulog, pupuntahan kita. Mami will attention you. Love and care. Thank you, Mommy. Good night, baby. Good night, Mommy. Very good yan. Aya, yaya doon yung mga basta taas si Abby. Mwah! Hoy! Delia, alika, ikaw! Ligpit mo nga to. Michelle po. Ay, wala akong pakialam kung Delia o Michelle. Basta, ligpitin mo to kasi madumi, ha? Magulo. Sige po. Uy, ano ba ito? Tango mo! Manang! Manang! Sabihin mo nga dyan sa isang yan. She's fired! Tatlong araw pa lang mo siya. Walang akong pakialam. Ayoko nang tatanga-tanga dito. She's fired! Alis! Kasi, ano bang ginawa mo? Lena. Problema? Wala naman, nakaka-stressed lang. Ang init ng ulo mo sa mga kasambahay. Yung tanga-tanga nila eh. Yaan mo sila. Kaya walang mararating yung mga yan eh. Easy. Relax. Minsan ka rin naging mahirap. At ayoko nang balikan yon, pwede. Ano ba problema? Hindi naman pwedeng nasi-stress ka nang wala lang. Ano yun? Awayin mo lang ako eh. Ano nga yun? Hugo. Hindi ka ba nag-aalala sa anak natin? Here we come again. Oo. Tingnan mo naman, no? Ang ayos-ayos ng buhay natin, mas gaganda pa ito pag nanalo tayo sa eleksyon. Hindi po pwedeng... Di ba pwedeng kasama natin si Diego sa lahat ng ito? Ang anak mo ang nang-iwan sa atin. Tama na. Tapos na ang usapang ito. Hmm? Habang naglalakad kami, ay magbibisa ko sana ako. Ako nga po pala si Father Mateo. Ano ba nangyari dito? Dating mo namin, Chairman, ganito na eh. Tsaka sabi po ng mga tauhan ni Mr. Liar, supportado niya si Mang Hugo. Kumbaga, ini-endorse niyo? Walang ganoon. Sabihin mo sa kanila, wala pa tayong pinipiling kandidatong matino. Mga ganong bagay, pinag-aaralan lang mabuti. Oh, tapon mo sa basurahan. Uy, Tay! Tay, ano nangyayari? Nahiloko. Dali mo ko sa ospital. Lumagsat ang presyon ko. Sa mga mukhang yan. Liar pala sa Tagalog. Sinungaling! Lolo, okay lang kayo? Okay lang. Tanggalin mo. Huwag itatapon sa kalye. Lolo! Sabay basa tayo mula ng glasya! Lolo! 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 Lolo!
Bakit po traffic? Anong meron? Nasaan to yung kandidato mga liars? Kaya kakaguluhan nga ng mga tao. Nice. Yun naman pala. Eh, naku, hindi tayo pwede dumaan dito. Save mo na lang tayo dumaan. Actually, I'll drive. Hindi ka pa kaya nakakapag-drive, diba? I'll buy you that purse. Yung nagusto mo kanina sa mga. Ako na pahala. Sige na, ako na. When? Tomorrow! Tin, sige na. Hayag pa siya. Hindi kita makakalimutan!